balik ka na dito. Ito kasi hindi government. Magdadalawang taon ng nurse sa isang ospital sa Metro Manila si Jonathan. Bagaman masaya naman daw siya sa kanyang pinagsisilbihang ospital ngayon, target pa rin niyang magtrabaho abroad. Mas malaki po yung sahod, saka yung standards ng work, ganun. Okay. Ayun po, saka ayun po, yung sahod talaga, first reason. Pinag-iisipan na rin ng medical staff at pharmacist na si Annabelle ang mag-abroad na. For future sa mga anak, kasi syempre ngayon sir, mahal na ang tuition fee, diba? Hindi kaya yung sweldo dito sa Pilipinas. Ang mga kagaya nilang medical staff ang hinahanap ngayon ng isang malaking kumpanya sa United Arab Emirates ayon sa POEA. Kailangan daw sa UAE ng 100 babae at lalaking Pinoy medical technicians. Ang requirements, graduate ng BS Nursing at dapat nakakumpleto ng internationally recognized na basic EMT course o katumbas ng training na may minimum na 4 linggo. 1,000 babaeng Pinoy nurses naman ang kailangan ngayon ng Saudi Arabia, kung saan ayon sa POEA ay pwedeng kumita ng halos 60,000 piso kada buwan at may yearly increase pang mahigit 4,000 piso. Ang mga trabahong ito, ilan lang sa mga openings sa abroad ngayong 2019. Katatapos lang ng ating Memorandum of Understanding, yung labor cooperation natin sa iba't ibang bansa. Paalala ng POEA, government to government ito. Ibig sabihin walang placement fee at sa POEA lang makikipagtransaksyon at mag-a-apply. Para sa mga interesadong mag-apply, magparehistro muna sa website ng POEA at kumpletuhin ang iba pang requirements bago pumunta sa tanggapan ng POEA. JP Soriano, nakatutok 24 oras.